Ang unang aralin na ating pag-aaralan ay tungkol sa Pilipinas, ang ating bansa. Ang araling ito ay binubuo ng maraming paksa. Ang unang paksa ay tungkol sa mga elemento ng isang bansa, mga katangian ng soberanya, ang kaibahan ng bansa sa estado, hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas, archipelagic doctrine, exclusive economic zone, mga iba pang bahagi ng pambansang teritoryo, at ang panghuli ay ang lawak ng Pilipinas. Tulad ng Pilipinas, ang bansang Singapore, Japan at Brunei ay mga bansa rin. Ang isang bansa ay nagtataglay ng sumusunod na mga elemento. Ang unang elemento ng isang bansa ay ang mga mamamayan nito. Ang pangalawa naman ay tungkol sa teritoryo nito. At ang pangatlo ay ang pamahalaan. At ang pang-apat at panghuli ay ang soberanya. Unahin natin ang mga mamamayan. Ang mga mamamayan, sila ang pinakamahalagang elemento ng isang bansa. Sila rin ang naninirahan sa teritoryo o lupang sakop ng isang bansa. Maaari na ang mga mamamayan ng isang bansa ay pinaghalong katutubo at dayuhan. Ang pangalawang elemento ng isang bansa ay ang teritoryo. Ito ang ikalawang pinakamahalagang elemento ng isang bansa. Ito rin ang nagsisilbing tirahan ng mga mamamayan ng isang bansa. Bahagi nito ang katubigan at himpapawid na nasasakupan. Ngayon, puntahan naman natin ang pangatlong elemento ng isang bansa, ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay kinakatawan ito ng mga namumuno sa bansa. Ito ang nagpapatupad ng mga batas at mga tuntunin. Ito rin ang nagpapahayag ng saloobin ng mga mamamayan. Ang panghuling elemento ng isang bansa ay ang soberanya. Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na kapangyarihan ng bansa at pamahalaan ito na maipatupad ang mga naisin nito para sa kanilang mga mamamayan. Naisasagawa ito sa pamamagitan ng paglilikha at pagpapatupad ng sarili nitong mga batas nang walang pakikialam ng ibang bansa. Ang soberanya ay binubuo ng mga katangian. Itinuturing na isang estado ang Pilipinas dahil sa pagkakaroon nito ng soberanya. Narito ang mga katangian ng soberanya. Ang unang katangian ay tungkol sa palagian o permanente. Ang pangalawa naman ay pansarili. Ang pangatlo, malawak ang saklaw. Ang pang-apat, di na isasalin at lubos. Ang panglima at panghuli ay walang hangganan. Unahin natin ang palagian o permanente. Ang kapangyarihan ng estado ay palagian o permanente ay hindi maaaring alisin ng sinuman habang may mga mamamayan na naninirahan sa sariling teritoryo nito at mayroon itong sariling pamahalaan. Ang pangalawang katangian ng soberanya ay ang pansarili. Ang kapangyarihan ng estado ay pansarili lamang. Ito ay para sa mga mamamayan nito at sa teritoryong nasasakupan nito. Hindi ito maaaring masaklaw ng ibang bansa. Malawak ang saklaw. Ang saklaw ng estado ay ang buong teritoryong sakop nito. Sakop din ito ang lahat ng mga mamamayang naninirahan dito, kasama na ang kanilang magiging anak. Bawat mamamayan, bata man o matanda, at anuman ang kanilang kalagayan sa buhay ay may mga karapatan at tungkulin sa estadong kinabibilangan. Ang susunod na katangian ng soberanya ay tungkol sa di na isasalin at lubos. Ang kapangyarihan ng isang estado ay hindi maaaring isalin o ibigay kaninuman. Walang ibang estado o tao ang makapipigil sa kapangyarihan nito. Ang isang estado ay maaaring makipag-ugnayan o makipagkalakalan sa ibang bansa o estado, ngunit
ang pagkamakapangyarihan nito ay hindi maibibigay o maisasalin sa iba. Ang isa pang katangian ng soberanya ay walang hangganan. Ang bisa ng kapangyarihan ng isang estado ay walang hangganan. Mananatili ang bisa nito ngayon at hanggang sa darating na panahon. Ating napag-alaman ang mga elemento ng isang bansa at ang katangian ng soberanya. Ngayon, tingnan natin kung kaya pa ba din yung isa-isahin ang mga elemento at ang mga katangian ng soberanya. Unahin natin ang mga elemento ng isang bansa. So, ibigay ang mga elemento ng isang bansa. So, ang unang elemento, ito ay tungkol sa, yes, tama, mga mamamayan. Ang pangalawang elemento nito ay ang teritoryo. Ang pangatlo ay tungkol sa pamahalaan. At ang pang-apat ay ang soberanya. Ngayon, tingnan naman natin kung kaya ba nating isa-isahin ang mga katangian ng soberanya. Ang unang katangian ng soberanya, ito ay palagian o permanente. Ito rin ay pansarili. At ito ay malawak ang saklaw. Ito rin ay di na isasalin at lubot. Walang hangganan ang soberanya. Sa susunod na mga paksa, ating ipagpapatuloy ang pag-aaral tungkol sa kaibahan ng bansa sa estado, hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas, archipelagic doctrine, exclusive economic zone, mga iba pang bahagi ng pambansang teritoryo, at ang panghuling paksa ay lawak ng Pilipinas. Ang mga natitirang paksang ito ay ating pag-aaralan sa susunod na episode. Maraming salamat at hanggang sa susunod.